Hi everyone, welcome to Simply Techie. This is Chris. At medyo natagalan din tayo mag-upload ng video kasi nga ditong mga nakarang araw ay medyo sobrang busy natin. At ngayon ay mag-upload tayo ng panibagong video. And this video is about how to install an operating system to your very, very old laptop or PC. So, paano ka nga ba mag-install ng operating system sa ganitong katandang laptop na walang option ng USB boot at walang option or sira na yung disk drive niya? Usually, sa mga ganitong laptop, para makapag-install ka ng operating system, ang usually ginagamit is CD. Yan. Pero ngayon, 2020, wala nang gumagamit nun. Karamihan is bootable USB na ang ginagamit. At ang problema dito sa laptop na to, wala siyang option sa BIOS ng USB boot. So, yun ang problema. Hindi natin siya may installan using USB. Pero, meron ang tuturo sa inyong tricks ngayon. I will show you some tricks on how to install an operating system to this very old laptop directly to your HDD or hard drive without using a bootable USB or CD. So, let's start this video after this intro. Okay guys, so tignan muna natin yung ating laptop narito. So ang laptop na to is, ang tatak nito is NEC, N-E-C. So sobrang tanda na itong laptop na to, which is nagra-run pa siya ng Intel Celeron 1.50 GHz. Ang RAM nito is 700 MB RAM lang, as in wala pang 1 GB. At ang hard drive nito guys is IDE. Alam nyo ba yung IDE guys? Ito yung mga sinaunang hard disk na hindi SATA kundi IDE. So kita nyo naman, disuksok lang siya, di ba? So makita nyo, meron tayo ditong hard disk na IDE. So ang problema ng laptop na to, sira na yung old hard disk niya na IDE din. Buti meron pa akong spare na disk na ganito na gumagana. Dahil sobrang hirap na rin maghanap nito ngayon. Wala nang mabibiling bago, puro second hand na lang. Ito ang gagamitin natin ngayon para installan ng operating system. Kasi itong problema nito guys, tingnan nyo pag binuksan natin, wala siyang operating system. So hindi siya magbo-boot dahil wala siyang operating system na detected. So since yung may-ari nito is gusto niya pang ipagawa to, kahit medyo lumang-luma na talaga. Sabi ko nga sa kanya medyo luma na to, pero dahil nga daw kahit papaano eh pang ano lang mga documents, panoora ng mga videos, siguro pwede na rin man siyang pagtiyagaan. So this is it. And kita nyo, ayaw niya mag-boot dahil nga wala siyang operating system. So ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-install. Simulan na natin. First of all guys, kailangan ninyo ng kung naka-IDE pa kayo, just in case pareho tayo ng issue. Ganito rin ng aninyong hard disk. Kailangan nyo ng adapter ng IDE or SATA. IDE to SATA or IDE to USB. Ito lang, dika siya. Yun. So yun guys, na-plug na natin siya. Pagka-plug natin, itabi muna natin. Next thing to do is kailangan natin ng working PC or working laptop. Kukuha muna tayo ng working laptop. Eto na. Okay, so nandito yung ating working laptop. Nandito yung, tandaan ninyo, working laptop. Syempre may internet para ma-download yung files. At yung ating hard drive. Kung naka-IDE kayo, ganito. So, kung wala naman kayong IDE, kailangan nyo pa rin gumamit kung naka-hard drive ang installan ninyo ng SATA to USB para maiconnect nyo siya sa inyong laptop. Pag wala kayong SATA to USB, hindi nyo siya makukonnect sa laptop. Simple as that. Gabila natin first is download natin yung app, yung mga files na kailangan. So, meron tayong link dito sa description. Click nyo lang yon at i-download nyo lang tong file na to. Mababa lang naman to. Secondly, kailangan ninyo ng installer, ISO file.
ng inyong operating system na gagamitin. Make sure, guys, ha, make sure that the operating system that you will be going to use is compatible to the laptop that you're going to reformat. Saan kayo mag-i-install. Like for example, yung laptop na yun is running Intel Celeron, which is 32-bit lang. So, supposed to be ang mga pwede lang dyan is Windows XP and Windows 7, 32-bit. Ang install ko ngayon sa kanya is Windows 7 Ultimate, 32-bit. Actually, this is 32 and 64-bit. Ayan, kaya pwede kang pumili sa dalawa. So, eto na siya. Nandito sa aking monitor. Okay, so makikita nyo ngayon sa monitor ko. Ayan. Meron tayo dito installer ng Windows 7 Ultimate. So, depende yan sa inyo. So, hindi ko na ito i-share sa inyo. Kasi, maaring hindi naman ito yung kailangan ninyo. Pero ito, kailangan nyo ito. Nandito sa link yung file na to, Windows Easy Install. Yung folder na to. Download nyo lang siya. Sundan nyo lang yung ating gagawin. So, pag nandiyan na yung mga file, plug nyo lang yung USB. Yung inyong hard disk dito sa inyong laptop. Make sure na babasahin yung hard disk. Kasi pag hindi binasa, yun. So may kita nyo binasa yung aking hard disk. Local disk F. And also remember the number, the letter pala ng inyong hard disk, para hindi kayo magkamali. And since dalawa lang ang hard disk ko dito, C and F lang naman. So, hindi siya mahirap tandaan. So, after nyo i-plug at basahin, pwede nyo na muna X yan. Buksan ninyo yung Windows Easy Install. Open the Windows Easy Install folder. Ayan. Anti. Open nyo lang hanggang mapunta kayo dito sa mga options na to. Windows 7, Windows 8, 8.1, 10, and Windows Vista. And since I'm going to install Windows 7, I will choose Windows 7, this folder. And then, so, hanapin nyo lang yung installer CMD. And but before that, guys, minimize nyo muna yan. At least, naka-ready na yan. Punta muna kayo sa Windows, click nyo to. And hanap nyo yung command prompt. Or pwede nyo rin i-type yung CMD. Ayan. And then right click and run you as administrator. This, ito yung process para i-prepare natin yung disk sa installation. So sundan nyo lang din to, ilalagay ko rin sa description yung mga command na gagamit niyo. First type disk part, D-I-S-K-P-A-R-T, kakadikit yun. And hit enter. Sunod, type list disk, list space disk. And hit enter. Lalabas dito, the available disk on your PC will show on your PC screen or on your CMD. And then type select disk space, yan na. Select space disk and piliin yung disk, enter the number of disk kung saan kayo mag-i-install ng OS. In my case, disk 1. So, I enter disk 1 and hit enter. So, nakalagay disk 1 is now the selected disk. So, next thing to do, guys, is to type clean and hit enter. Disk part succeeded in cleaning the disk. And sunod, let's type create partition primary. So, create space partition space primary and hit enter. Okay, this part succeeded in creating the specified partition. Next is select partition 1. Select space partition. Sorry. Partition 1. Okay. And then type active and hit enter. Sunod is type this one, format space fs equals
NTFS quick. Space ulit ah. Remember guys, yung mga spaces, kung kailangan may space at may space, hit nyo enter. So may kita nyo 0% completed, hintayin nyo lang siya kasi pinaformat niya. Depende sa laki ng hard drive nyo. And since this is only 74GB, ganun lang kabilis siya i-format. And then, type assign. And hit enter. And then, that's it. Lalabas dito yung inyong local disk na na-formatted na. Nakikita nyo rin yung bagong number niya, bagong letter niya. From letter F now, the hard disk is now on local disk D. So remember the drive letter and do not forget it because it is very important for the next steps that we're going to do. So, sa inyong CMD, on your CMD, type exit and then enter and then type exit again and hit enter. That's it. We are now out of our CMD. Let's go back to our folder. Windows Easy Install. Yeah. So we're now back in our Windows Easy Install, Windows 7. Look for installer.cmd and right click it and run as administrator. So, lalabas sa Windows ninyo, itong kulay green na parang CMD Windows din. O command prompt. So, just follow the instruction on this window. Kalagay, press enter to continue. Just hit enter. And then, we are now going to locate our installer. But first, before we locate it, go to your desktop where you save your file or your ISO. For example, this is the ISO file. Sorry. This is the ISO file, Windows 7 Ultimate ISO. You need to mount it on your system. Just like that. If you are using a Windows 10 laptop, it's easy to mount this one. Just right click and choose mount. But if you're using Windows 7, you need to use applications such as Power ISO or Ultra ISO and then mount it. So it will appear on your laptop disk. Okay? Maliwanag yun guys ha. So imamount nyo muna siya para lumabas siya sa inyong laptop disk. And then hanapin natin. Just browse to your DVD drive. And go to sources and then look for install.wim and open it. So if your installer has a two versions of operating systems like Windows 7, Windows 10 or maybe Windows 7 32-bit or 64-bit, that will appear here. And you just need to choose if what operating system will you use to. So, pipili natin ngayon guys yung Windows 7 32-bit. So, gaya na sabi ko sa inyo kanina, make sure na alam ninyo yung compatibility ng laptop ninyo kasi baka mamaya magtanong kayo sa akin, ba't di gumana, baka naglagay kayo o nag-install kayo ng application o ng operating system na hindi naman compatible sa laptop ninyo. Guys, so hit natin or type natin yung 1 and then enter. So please enter the drive letter. So we are going to choose our drive letter, which is the drive letter D. Kung hindi kayo sigurado, punta kayo sa my PC and then look or this PC, hanapin nyo ngayon uli yung kung anong letter. So this is letter D and hit enter. Okay. Please enter the drive letter of your active primary partition. Normally, it is C. If there is an exception to you, please enter the correct letter for USB hard drive. The letter is the boot partition of your USB hard drive. Ito guys, importante to. Hindi rin kayo dapat magkamali dito. Kasi kung hindi nyo may lalagay itong boot partition sa tamang hard disk, hindi magbo-boot ang inyong system. So, dahil nga letter D ang disk natin, letter D uli yung ilalagay natin. And hit enter. Okay, natunayin ulit kayo nyan. Is D a USB hard disk? Just type Y and enter.
yan. And then all information is collected. Press enter to start installation. Hit natin uli yung enter. So it is extracting the WIM file. Kaya medyo antayin natin yung proseso na to, medyo matagal. Dahil ito na yung process ng installation ng system o ng operating system dito sa ating hard disk. So pupost ko muna yung video na to, balikan natin to after ma-install nitong operating system. Okay guys, so diresume ko na kasi malapit na siyang matapos. 97% applying progress, and then 98%, and malapit na siya matapos. So wait na lang natin siya matapos. At least makita niyo yung mga lalabas sa screen, kung ano yung lalabas sa screen, para hindi rin kayo maligaw in case na sinusundan nyo to ng maigi, diba? Anyway guys, this is one of the latest video na ginawa ko ulit kasi yun nga, medyo busy nga tayo. And some of you requesting na gumawa ko ng iCloud activation bypass sa pamamagitan ng Windows, and I'm considering that, and then maybe tomorrow gagawa ko nun para sa inyo. At ito muna sa ngayon kasi ito lang yung nandirito. Okay, so makikita nyo ngayon sa ating progress is nakalagay the WIM file applied okay. Dapat ganito yung lalabas sa inyo guys. Processing the registry and USB boot watcher. Finish processing the registry. Creating boot manager menu and boot sect. And copying sources, etc. etc. Yan. Is completed. Press any key to exit. Please reboot your computer. So, yan. Pwede na tayong mag-exit. And then, sabi nung i-reboot natin yung computer, but we are not going to reboot my PC because hindi naman to yung ating paglalagyan ng ating hard drive. So what we are going to do right now is to eject our hard drive USB to our PC. Pag na-eject na natin, pwede na natin itong bunutin. Yan. So, pwede na natin itong bunutin. So ito yung ating hard drive. And this one, pwede na rin natin itong shutdown. Kukuhain natin yung isang PC kung saan tayo mag-i-install ng ating system. So, kukuhain ko muna isang PC. Okay guys, so nandito na yung ating lumang laptop. So, ang gagawin na natin is install natin itong ating hard disk dito sa ating laptop. Na so, kung yung laptop nyo binubuksan, maaring nandito sa ilalim yung hard disk ninyo. Pero in this case, kakaiba nga itong laptop na to, hindi siya binubuksan. Sasalpak mo lang dito sa likod. Stick, diba? Parang VHS. Alam niyo ba yun guys? Nabutan ba yung VHS? So, pag salpak ko na yan, and then bubuksan ko ulit. And enter lang tayo ng BIOS. In this case, yung laptop na to is F2. Yan. Set lang natin yung HDD as primary. Dapat ang boot order natin is una lagi ang hard drive. And then exit. Save configuration. Ayan. Pati pindutan ito, pumapalihado na rin. And wait natin siya mag-boot. Tingnan natin kung mag-boot siya. Pag nag-boot yan, ibig sabihin successful yung ating ginawang direct installation sa ating hard drive. Yun. So as you can see, nakalagay starting Windows. And actually, dito na natin isi-set up yung ating system. Dito na mismo sa laptop na to. Bali, dito magkukontinue yung system installation ng ating operating system. So, wait natin siyang mag-boot. Actually guys, this is a very old laptop. And I was surprised na gumagana pa rin to until now. So, makikita nyo, setup is updating registry settings. So, wait lang natin siya matapos. Pause ko muna. Mukhang matagal-tagal to. Okay guys, so makikita nyo guys, nag-boot up na tayo sa Windows 7 Ultimate natin installation screen. So let's continue this installation. And then, just like that guys, meron na tayong operating system sa ating very old laptop. So sa mga iba sa inyo, nagtataka o nagtatanong kung paano mag-install ng
operating system. Sa isang laptop na wala namang bootable options, USB options, or sira na yung inyong hard disk. Sira na ang inyong CD-ROM. Ito yung isa sa pinakamadaling paraan na inyong pwedeng gawin. Kaysa naman bumili pa kayo ng CD drive na external CD drive. Palagi ko lang na rin gumagamit ngayon nun masyado. So ito, wala na kayong bibilin. Kung meron man yung SATA to USB or IDE to USB. So ganun lang guys, kadali mag-install. So kung susundan nyo lang yung mga proseso natin, yung mga steps, hindi kayo maliligaw. Huwag lang kayo mag-skip ng steps, lalo na doon sa part na gumagamit tayo ng command prompt, kasi isang space nga lang mamali kayo doon eh. Makaka-error kayo. Make sure to follow all the steps. And I hope nakatulong sa inyo yung video na to. Kung nakatulong sa inyo, don't forget to like and subscribe. And also guys, kung may tanong kayo, pwede kayong mag-comment. Hindi mo kayo mahihang magtanong. Mag-comment yan sa description or sa comment box. Dahil kung meron akong time, sasagutin ko naman yung mga tanong ninyo. And please like our Facebook page. Pwede rin kayo mag-PM sa akin sa page. Mas madali ko mababasa yung PM ninyo kung doon kayo mag-PM sa aking Simply Techie Facebook page. So that's it guys for this video. Thanks for watching and God bless everyone. Bye-bye.